Habang wala pang bakuna, e kanya-kanyang diskarte ang mga LGU, kabilang na yung pagdala ng mga kaanak ng COVID positive sa isolation facility, imbis na ang pasyente. Binigyan din ang ilang lokal na pamahalaan ng mga kuya at ate raw mula sa Interagency Task Force. Saksi, si Ian Cruz. Sa mga karton at mga bote ng plastic ngayon umaasa, ang ilang chopper sa Bonnie Pinatubo sa Mandaluyong. Bawal kasing mamasada habang MECQ, bawal ding manlimos kahit isang bes lang nakatanggap ng ayuda mula sa LGU. Pero kahit yung mga makakatanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program, kalbaryo rin ang inabot. Ayusin muna po! Ayusin muna pa paliwanag sa amin, paliwanag. Maagang nagkakabulyawan sa pila dahil sa mga pilit na sumisingit. Ang iba pa naman, doon na natulog para mauna. Sa gitna niyan, tuloy ang mas mahigpit na localized lockdown kaya sa barangay 128 kung saan nakapagtala ng 24 na kaso ng COVID. Nakatotal lockdown sila mula mamayang pasado hating gabi hanggang sa susunod na Webes. Kakaiba naman ang estilo ng quarantine sa barangay Namayan sa Mandaluyong na tinawag nilang reverse isolation method. Dito, yung COVID-19 patient ang iniiwan sa bahay at mga kaanak niyang negatibo sa virus ang dinadala sa quarantine facility. Sa mga ganitong community quarantine muna aasa ang gobyerno habang naghihintay pa ng bakuna. Inaayos na raw ng gobyerno ang mga patakarang hindi nasunod noon. Tulad ng pagda-lockdown dapat ng mga local government units sa mga lugar na maraming COVID-19, pati na ang pag-a-isolate sa mga may sakit. Pagka naayos na po ang tracing at saka yung isolation at saka more testing, ay gaganda na po ang ating estratehiya at saka gaganda na po ang ating sitwasyon. Pero mismo ang contact tracing czar na ang nagsabi. Nasa malungkot po tayong sitwasyon. I hate to say this, but you know, contact tracing, it left under the management of our municipal health officer. Halimbawa raw sa Cavite, apat lang ang nahanap na close contact sa kada nagkaka-COVID. Malayo-malayo sa dapat sanay 37 contact na dapat hanapin kung nasa urban o mataong lugar. Ang missing nyo is around 1,600 every day. You're looking at 1,600 people roaming your street in the entire province, potentially infected. He knows better than me, so I don't want to question him. The best we can do is step up our game. Sabi ni Mayor Magalong, pwede naman daw mag-improve sa contact tracing kung nanaisin, gaya na lamang sa Bacoor City na narito rin sa lalawigan ng Cavite na dati ay hirap sa contact tracing dahil tatatlo lamang ang kanilang team. Hanggang August 18, naka-MECQ ang Cavite, Rizal, Bulacan, Laguna at Metro Manila. At sabi ni Roque, imposible na yang ma-extend pa. Unless we find out that Bayanihan 2 will provide for ayuda, in which case, why not, no? Sabi naman ng Metro Manila Council. Kailangan may data po tayong susundan. Yes. Pero kung magtutuloy itong trend natin mula pa noong August 4, most probably, mag-GCQ na po tayo. Sa ilang araw na nalalabi, bago i-anunsyo ang panibagong quarantine protocols, ilang cabinet members ang inassign ng IATF bilang ate o kuya sa MECQ areas. Mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at mga katabing lalawigan na Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.